magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa ating week ender show. At alam ko naman po ay muli ay excited na po kayo dyan sa mga matututunan natin ngayong araw po na ito. At alam naman po natin today is Friday at impormasyong nutrisyon tayo ngayong araw na ito. At itutuloy ni Ma'am Ces yung naudlot niyang discussion last time dahil talagang dinumog tayo ng mga katanungan for that day. At muli, nagagalak naman po kami kapag may mga ganyang klaseng mga katanungan. No? At least nabibigay tulong at nalalaman namin na ang programang impormasyong pangkalusugan ay patuloy po na nagiging tulong po sa inyo. Kaya maraming salamat po sa mga manonood po natin at keep those questions coming in dito sa ating programa pong ito. Alright, so again, ay hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na ang aking mga nagagandahang mga co-hosts for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Ma'am Baby Bagyon. Good morning po, ma'am. Good morning. Yes, good morning po. Good morning, good morning. Yes. Maraming good morning. Masaya ang dola dahil may mga, ano tawag doon? Inaantabaya ng mga maglalakbay. Ay, oo. Oo. At agog yun. Yes, anyway, gusto ko lang batiin ng mga taga-north, south, east, west corners ng ating simbahan. Ang mga area leaders, group leaders, substation, station. Ano kayong station kayo dyan? Oo. Barber station. Yeah, it's a Jester's Barber Shop. Palengke station. Punching station. Yeah, no, oh. Naman, syempre. Anyway, gusto ko lang batiin ang mga, syempre, ang mga taga South family, headed by Cyril Ampig. Headed eh, no? Kasi, siya unang nag-comment. At siyempre, ang mga, lahat na rin ng South, kay South Asian, kay South Border, yung mga nag-ano sa akin, ano tawag doon, nag-adapt. Uh-huh. Si Ponching din daw, i-adapt ako. East yan, ma'am. East. Ewan ko lang yung Central. Central East. East, oo. Anyway, hello kayo dyan at nawa ay mag-enjoy kayo lahat sa panonood ng ating programa ngayon. Napaka, itutuloy lang natin yung naudlot na ano topic nung last Friday. Kasi, at maraming tanong din kasi, kaya maganda yung topic natin ngayon. At gusto ko rin batiin ang aking mga mahal sa buhay, si Jason Castro, Cherry, si Pongpong, si Pingping, hello kayo dyan. At sa lahat ng nanonood dyan sa BH, sa PMA. At siyempre sa lahat na rin ng mission, alam ko maraming nanonood rin sa atin. At hindi lang kayo nakakapag-comment dahil alam ko busy kayo. Busy kayo kasi nagpe-prepare na kayo ng lunch. Mm-hmm. Oo. At yun nga ang maraming nagdadahilan sa akin, kaya daw hindi sila nakaka-comment kasi nagpe-prepare. So habang nagpe-prepare sila, talagang nakikinig na lang sila. Ayaw nilang mag-guilty. Yun. Kasi yung isa dyan, ang Aubrey, nag-aaral at the same time nanonood. Ayaw daw niya mag-guilty. Kaya hindi nanalo ng load. Anyway, enjoy kayo dyan. At syempre, ang Nanay Kaba, Tatay Kaba, hello kayo dyan, Nay. At enjoy kayo. Ma'am Belinda, Ma'am Pe, alam ko nanonood kayo. At enjoy lang tayo kasi ano na to, weekender show weekender na to. Weekender show, yes po. At syempre, magkikita-kita na tayo ulit sa Tuesday. Mm-hmm. Yun lang po, maraming salamat. Good morning.
Amen. Ayan, good morning po sa inyong lahat dyan. Batiin ko muna to si Ma'am Yen Tormon Antips. Ito yung ating medtech na kumukuha dito sa atin pagka nagpapa-blood camp tayo. Wow, amen. Taga EGH to. Hello Ma'am Yen, at sana nasa maayos kang kalagayan ngayon. At maraming salamat na kita-kita nanonood ka ngayon. Amen. And of course, binabati ko po lahat ng ating mga kapatiran sa ibang bansa. Magandang umaga po sa inyo kay Ma'am Flor Solomon. At kay Ma'am Rodora Furue, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At sa mga taga-Antipolo Marikina, magandang araw po. Sana po ay kayo po ay nag-i-enjoy at nabibless dito sa ating pinag-uusapan. At ganun din dyan sa Palengke, sa Rollins Fruits and Vegetables dyan sa Marikina. Magandang araw po sa inyo. At ngayon ay pagpapatuloy natin yung topic tungkol sa kidney. Di ba? Yes. Yung mga nutritious food, ano yung mga dapat kainin natin kapag meron ng damage yung ating kidney, or pwedeng kahit hindi pa damage yan. Mm-hmm. At mga healthy foods para sa ating kidney. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, dahil mga kasama po natin ang ating nutritionist, dietitian, maya-maya lamang po. And of course, binabati ko rin ang lahat ng mga kapatiran natin. Magtanong lamang ho kayo, maya-maya lamang po dyan. Sa kalagitnaan ng ating discussion, yes, ay pwede ho kayong magtanong. Sasagutin po yan ng ating tagapagsalita ngayon. And of course, yung mag-share lang ho kayo ng link natin, mm-hmm, para marami pa hong maabot itong programa ng church natin at madami pong mabibless. Okay, so yan lamang po at maraming salamat. Alright. Maraming salamat po. At sabi ni Ma'am Belinda, always present daw siya, Doc Julie. Si Ma'am Belinda Morales. Alright, and sina-shoutout ko rin ang host ng team preparation ay walang iba kundi si Sir Tony Jopenes. Yan, hello po. And also nandyan din po si Ma'am Cyril Ampig. Shoutout po sa inyo mga host ng team preparation. Si Ma'am Mik sa Kabangkalan. Nanonood din sila ngayon. Hello Ma'am Mik. Hello po. At welcome muli. Mag-enjoy po kayo dyan sa pakikinig po ng impormasyong pangkalusugan. And also, sa station po ng doon nga, sa Jester's Barbershop. Happy viewing po sa inyo dyan. At patuloy lamang po kayo makinig. At tuloy-tuloy tayo hanggang mamaya doon sa The Baptist Lunch. Hindi po natatapos lang dito hanggang sa impormasyong pangkalusugan. Alright, so... Gusto ko rin batiin si Ma'am Ellen Hermosura. Ayan, opo. Aming leader yan sa Sector 1. Yun! Alright, so again... maraming salamat po sa patuloy po ng mga manonood po natin dyan at tumatangkilik ng programa po natin. And I really hope na kayo po ay patuloy na nabibless dito sa impormasyong pangkalusugan, no? And also, gusto ko lamang din paalala muli, no, na kahit nga, again, paulit-ulit natin nung sasabihin sa kanila na although alert level 1 na, magdoble ingat pa rin tayo. Observe safety protocols pa rin po tayo, mga kapatid, no? Huwag po natin iiwan yung mask na yan, and also yung mga alcohol po natin. Observe safety protocols pa rin po tayo, no? Para at least hindi natin makuha yung mga virus. Kahit ano pang virus yan, mas maganda maiwasan natin yan sa pamamagitan ng pagsuot ng mga safety protocols po na yan. Alright, so again, sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matalakay at matapos na ni Ma'am Ces yung naudlot niya pong discussion last time. Nagpapabate. Team Libis daw, Bukidnon Station. Bukidnon? Bukidnon Station. Ay, good morning. Kila JR. Sa De La Cruz family. Alright, hello po. At grabe, umabot tayo hanggang doon, no? And nakita... Yung announcer doon, sino ba yun? Meron silang racist. Si Barker. Si Barker. Announcer na siya, hindi na Barker. At nandyan din po, ang alam ko na nanonood din si Ma'am Flor Solomon from Agusan del Sur. Sa iba to, Sir Ponching? Flor Solomon. Ay, Flor Delisa Lee pala. Flor Lee. Hindi ba sa iyo to? Hindi. Okay. Kay Sir Edward. Kay Sir Edward. Hello po, yan. Lagi pong masugid nating manonood po yan. Kay Ma'am Jamaica. Okay. Batiin ko na rin yung yung kabagang natin. Doc Lani. Doc Lani, ang kabagang po natin na nanonood. Akalain mo yung mga speakers din natin, no? Nanonood din talaga sila, nakakatuwa naman, no? Kaya, again, stay tuned din lamang po kayo dyan. At muli, kung meron po kayong mga katanungan, ibato nyo na agad yan dito sa ating programa. Kahit kalagitnaan po ng programa po natin, ay sasagutin po natin yan upang maging tulong po kami sa inyo. Alright, so sige. Saka,
Yung nanalo doon sa Biggest Loser. Sino? Si Josie Lu. Leonor. Si Leonor, Ma'am Leonor. Si Ma'am Leonor. Si Ma'am Leonor, saka si Josie Lu. Dalawa sila nanalo. Oh, nanonood kayo sila, si Ma'am Josie Lu din. At si Ma'am Leonor, akalain nyo mga nanalo din na yan. Napatuloy pa rin sila na nagsusubaybay para po sa atin. Nag-aabang na yan ng season 2. Nag-aabang na yan ng season 2 yung mga yan. Pero again, pag-uusapan pa po natin yan at upang makita natin kung pwede pa ba natin silang maisali ulit or another set naman. So, pag-uusapan natin. Titignan po natin yan para at least malatag po natin na maayos sa inyo. Si Leia Ramirez from Church Building the Watching. Akala yung sobrang layo niyan, Ma'am Leia May. Ha? Yung ating interpreter. Oo, siyempre. Ano ba pangalan niyan? Jamaica. Jamaica. Ang area leader ng ano? Akala ko si Elaine. Si Elaine? Si Elaine, napagkamalan mo si Elaine 'yan, ma'am. Nako, ha, medyo mukhang ano na, medyo na mataas na yata ang grado ni ano ni Ma'am Julie. Hindi, nakalimutan ko lang 'yung pangalan. Nakalimutan. All right, so sige, welcome na natin ang ating tagapagsalita ngayong araw po na ito. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Ramos, hello po ma'am at welcome back sa ating studio. Yan. Good morning. Good morning po ma'am. Good morning po. Kamusta po? Thank God. Nakabangon po ako kahit medyo masama ang pakiramdam. Oy, nako naman. Yeah. Oo, amen, amen. Alam ko naman na ito patuloy tayo magiging pagpapala po dyan. Alright. So, sige ma'am, baka may gusto kong sabihin sa kanila. Good morning po muli sa lahat. Salamat sa patuloy na pagkantabay sa aming programa at sana po ay muli tayong mabless ngayong araw. Alright. So sabi nga natin ma'am, itutuloy natin yung sinasabi nating topic, yung love your kidneys, no? Kaya napaka-importante medyo, talaga. Continuation to kasi ano eh, uminit yung usapin last week eh. Kinulang sa oras. I think dito tayo natapos ma'am, no? Apo, sa mga sa 5 ways or no? After ata na sir. Ito? Tapos na rin yun. Yan. Sige, I think dito. Paano mo na sa previous? Ayan. So, i-recall ko lang po yung mga healthy, ano? Yung mga healthy foods. Or yung mga... Sige, yung 5 ways. Ito na lang. Mas maganda ito. Yung 5 ways mami. Na para... Kasi baka nalimutan na ng iba. Yung 5 ways to take care of your kidney. So, 1, water intake. So, alam naman natin kung gaano kahalaga ang tubig. Hindi lang po para sa kidney. Sa buong katawan po yan, hindi lang sa kidney. Lahat yan, mula ulo hanggang paa ng ating katawan ay sobrang halaga po ng tamang pag-inom ng tubig. And then 2 natin is yung, of course, diet. Kaya nga tayo, ito mayroon tayong part ng nutrition. Talagang main ano niya is yung diet natin, yung healthy eating. So, sobrang halaga niyan, hindi lang din sa kidney, sa buong overall sa health. Sa puso. Lahat, liver, everything. Yeah. Na nasa katawan natin, mahalaga po yung diet. 3, yung pagmamanage ng ating timbang na dapat as much possible, meron tayong guide kung ano ba yung tamang timbang para sa ating height tsaka sa age natin. Okay? Kasi pagkatama yung timbang mo, mababa yung risk natin na magkaroon ng mga kung ano-anong sakit. Okay? Part na rin yun yung kidney disease. 4, avoid mga gamot. Yun, especially po yung mga reliever. Pain reliever, mga lahat ng yan. So, name it. Kung meron kang tinitake right now na ganyan, tapos long term mo nang ginagamit, medyo mag-isip-isip kung dapat mo pa siyang ituloy. Okay? Yeah. 5, smoking. Siyempre, alam naman natin, overall health ang epekto ng smoking sa ating katawan, hindi lang po sa kidneys. Alam natin yung mga side effects na talagang obvious na talagang dapat mo nang pag-isipan na i-quit mo na yung smoking mo. Okay, meron din akong share na mga ilang yan, yung sample lang naman, hindi naman kailangan i-follow mo talaga exactly yung ganyan. Ito yung parang typical diet na magpapa yung take care ng ating kidney. So, yan, yung plate na yan, so half niyan, more on frozen vegetables. Tapos yung 1/4, more on carbs na healthy source ng carbs. Tapos protein, more on low-fat protein. Ayan pa rin yung ating healthy diet.
Number, yung next type po, sir. Yan, yung best foods na, yun, no? Natural foods na makaka-help na maging healthy ang ating mga kidneys. So, lahat naman yan, I think, nakain na natin. At saka, sobrang accessible lahat, pwede mong makuha sa ating market, sa palengke. At I'm sure naman, kahit isa lang sa mga yan na kinakain mo, di ba? At pwede maging part ng ating daily diet. Pakalain mo, cucumber, cherries, yes. Cauliflower, red bell pepper, yes, no, na which apple. Is inihiwalay natin sa pizza. Oh, grapes, onions, yung onions, tama. Minsan, inihiwalay nila yan sa adobo. Yes. Diba? Napakahalaga pala ng mga ganyang ano, no? Parang hindi ko na naaaninag yung mga yan. Pwede pa natin lakihan. Oo. Kasi parang bawal lahat sa akin. Ah, ganun po ba? Bakit naging bawal, ma? Bakit naman? Ay, dapat hindi bawal yan. Yan ang mga kailangan. May apples naman, saka strawberries, olive oil pa. Nasa ibabaw ng pizza. Onions, bell pepper. Yan, onions, bell pepper. So, lahat ng yan, pwede tayong gumawa ng mga recipes na meron niyang mga ingredients na yan. Yeah, no, diba? Tama. Salad, tapos mismong ulam, ganyan. Pwede mo siyang gawin. Okay, yung next natin is, ito naman, ano ba yung mga different types of kidney disease? Nako, ito na. Ito na, isa-isahin ito po yung natin mga, kung ano yung meron tayo dyan. Kapag hindi nila iningatan, ma'am, no? Yan, pwede bang palakihan din? Ah, sige po. Ayan. Yan, unang-una po na very common is polycystic kidney disease. So, it's actually, genetically acquired. Basically, may lahi talaga siya. Yun yung parang yung high risk na makaroon ka pag meron kang lahi. So, dalawang forms yan, dominant and recessive. In the dominant PKD form, one parent has the disease and passes it to the child. Isang parent lang. The chance of passing the gene to the offspring is 50%. Imagine, no, isang parent lang ang meron. 50% na. Pag dalawa, 100%. Sure ka na, no? Sure ball. Sure ball na magkakaroon ka talaga sure ng polycystic kidney disease. Oo, grabe okay. Pala yun, no? So, meron parang ganong sakit sa kidney, genetically acquired. So, siguro ano yan, maybe parang inborn na, di ba? Nasa dugo mo na talaga na magkakaroon ka ng ganyan sakit. Predestined ka na magkakaroon ng ganyan sakit. Parang ganun. Okay, so, cysts are abnormal pouches containing fluid. Eventually, the cyst replace normal kidney tissue. So, yun na yun. Mm. Magkakaroon ka na ng end-stage renal disease. Oh, ESRD. Sobra pa lang ano yan. So, yun nga. Kaya very helpful po na pagpanganak pa lang or bata pa lang at early age, ma-detect natin kung meron tayong mga ganyan, mga problems sa kidney. Sigurado naman, ma'am, mararamdaman natin yung symptoms yes, yan, di ba? Kung meron kang mga polycystic kidney disease, may mga... ovarian pala yun. Ovarian diba, pala yung isa na may polycystic. Because, so, ibig sabihin, ganun din yun, almost the same din yun. Napunta meron, lang sa kidney. Parang meron kang cyst sa kidney yun, eh. Parang ganun yung sir. Ganun din sa, grabe, pag nangyari nga talaga sa iyo to, di ba? Yeah. Pero is there a chance, parang wala eh, no? Kasi genetically acquired eh. Wala na eh. Siguro very rare nagkakaroon, pero kapag nagkaroon ka, talagang sigurado na ganyan ka. Oo, matindi, no? Matindi itong ganito. Sige po, ma'am. Number two, chronic, yung mga CKD. Chronic kidney disease, actually meron siyang mga stages. Hindi naman porque meron ka ng CKD, malala ka na, di ba? So, yung CKD natin, meron din siyang stages. 1 to 5 yan. Okay, so yung stage 1, medyo, malaki, ano bang meron doon? Medyo... Parang ano pa siya eh, kumbaga sa mild pa lang, uh-huh. Normal pa yung function. Parang cancer, so may CKD ka na, pero normal pa rin yung function ng kidney mo. Mm-hmm. Pag stage 2 naman, mild loss of function. May mga konti na lang na hindi na okay yung pang-function. Pero meron pa rin... okay pa din siya. Okay pa din. Okay, so yung CKD naman na stage 3, moderate loss. So, para ito yung gitna. Gitna ka. Na, kumbaga sa treatable pa yan, pwede pang magamot, maagapan, hanggang sa stage 3. Pag nag-stage 4 ka na, yun severe na. Na yung loss of function. Ito na siguro yung mga nagda-dialysis, yes, ma'am, no? Lalo na yung stage 5, sir. Kidney failure na. Failed na yung kidney mo. As in, hindi na gumagana. Yes. Yun yung masaklap doon. Baka ito na yung kailangan mo na kidney transplant, hindi na kaya ng dialysis, hindi na kaya ng stage 4. So, ito na po yun. So, hanggat maaari, kung meron ka ng CKD na diagnosis, alamin mo anong stage.
Tapos, medyo hanap po natin. Mm-hmm. Kung mayroon tayong loved ones, relatives, friends na may ganitong kondisyon, so ipaano, paalam mo sa kanya, ano na bang stage yung CKD mo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, of course, doctor naman can tell kung ano yung dapat na medication for that. And of course, samahan natin ng healthy diet yung mga medicines na yan na kailangan gawin. Yeah, like for example, ma'am, na-diagnose ka na ng may chronic kidney disease stage 1. Mm-hmm. Does it really needs to progress? Magpo-progress ba talaga siya sooner course, or later? Of course, hindi mo siya naagapan. Ah. Lalo kung, I mean, kunyari ma'am, inalagaan mo na siya talagang ano, hanggang doon na lang. Possible naman na maging healthy naman. Pa yung ano. Maging kaya healthy pa. Talagang dapat regular ang ating pag-check up. Oh, okay, okay. Ano yan so, eh, meron tayong ano bang tawag sa ano nun, test na yon, creatinine ba yon, sir? Ah, yeah, sa kidney, no? Tama, sa kidney. Ayun yung sagot. Tama-tama yung tanong ni Sir Antonio Jupenes. Mm-hmm. Junior, paano po pa malalaman na healthy pa ang kidney? Ayun, meron po tayong lab test dyan. Yung nga yung check mo yung creatinine level mo. Meron din ating sa urine, sir, no? Sa urine malalaman opo, din. Opo. Tapos malalaman BUN. Din yung... yun, BUN. Blood, urea, nitrogen. Nitrogen, yan. Yeah. Okay. BUN, so, urea. Tsaka yung protein sa iyong kidney. Yun. Yung protein content. Kasi diba, protein ang ano eh, ang... yung nutrient na inaano ng kidney para pinaprocess. So, kailangan malaman mo rin kung gano'ng karami yung protein sa iyong urine. Yun. So, ganito lang din yan. Like for example, para at least maging sure ka, pag nandyan ka na sa mga edad na mga third, at sa atin ngayon siguro mga ano eh, late 30s, dapat nagpapaano ka ng mga 35, ano. Ako sa age ko, mayroon na akong mga ganyan-ganyan test. Dapat na ano mo na eh. Nagpapacheck ka na talaga regularly. At least every six months. Opo. Mas maganda. Steroids, ganyan. So that ma-detect mo na. Oh, yan na po ang kagandahan at may papayo po namin sa inyo. Although, syempre, may ano talaga yan, may kamahalan or merong gastos, pero at least, nakita mo na agad at alam mo na agad kung ano yung pwede mong bawasan sa mga diet mo. Mm-hmm. Alam mo, kasi kapag nakita mo na mataas ang krea mo, pwede mo ipatanong na sa atin dito, Dok, mataas po ang krea. Pwede po kayo mag-tune in dito, di ba? Pero again, yan po ang kagandahan po na meron ganitong klaseng programa po tayo na mapagtatanungan po ninyo ng patungkol sa mga ganyang kalagayan po ninyo, di ba? Kaya nga, huwag nyo nang papahantungin dun sa ano, sa stage 5. Lalo na kung meron kayong history sa family, nasa family nyo, meron na karoon ng kidney disease, have it check regularly po. Yun po yung magandang ano natin. Kasi mahirap pag humantong ka na dun sa stage 5. Too late na po yan, mga kapatid. Oh, stage 4. Failure na para, sa stage 4. Minsan kasi yung talaga na nangyayari, ma'am. Di ba, ma'am sis? Mamumuhay ka na sa dialysis. Late na. Very late na kapag nalaman na, ay, stage 3 na po. Ano at saka sakit din po ng mayaman yan. Masakit totoo po sa bulsa. Totoo yan. So, just imagine, magkano po ba ang isang session yan? 3,000, sabi ni ma'am per session. Oo. Sa magandang hospital yun, 3 times a week. Transplant. Sa 5, no? Stage 5. At saka ano, saan ka kahanap ng healthy na kidney, di ba? Sobrang hirap maghanap niyan. Kahit sabihin mong may pera ka to do the operation, paano naman yung availability ng kidney na ilalagay sa iyo, 'di ba? Kung kailangan mo na ng transplant. Yeah, oo. Yan nga sabi ni Ma'am ni Sir Marvin, blood, urea, BUN and krea test. Yan po ang mga dapat po ninyong ipa-test para po sa inyo. Again, kapag nandiyan na kayo sa mga edad na 35 and up, tapos ang mga kinakain nyo pa ay mga hindi rin gaanong medyo maayos, no? At guilty kayo sa pag-iinom din ng mga yung mga nakita natin kanina, sa mga gamot. At na-expose kayo sa matitinding gamutan, ay ipa-check po ninyo yung mga ganyang klaseng, test po ninyo. Hihingi lang naman po kayo ng request po niyan o referral sa doktor eh. Sa, Ma'am Ses, pwede ka po bang mag-ganon sa... Hindi. Mga physician. Ayan, mga physician. Pwede naman po yun para at least malaman po ninyo yung status ng ano po ninyo, ng kidney po ninyo. Alright? So, sige po. Next, ayan na. Isa pang sakit ng kidney, glomerulonephritis. Okay. May kita niyo sa picture, yung normal kidney versus the yung merong nephritis. Ayan siya. So, yan yung normal. Tapos, yung merong, ano, yung mga, ano bang meron dyan? May mga, parang mga ano eh. May tama talaga siya. So, yung fibrous capsule niya, merong damage. So, yan siya. Parang naapektuhan dyan yung ano eh.
sa pag-ihi, I think. Inflammation of the glomeruli and of the small blood vessel. So, yan siya. Yan yung difference pag gaano naman yung picture versus the normal kidney. So, yan, nephritis po, yan, yung glomerulus, ano ba yan? Basta yan, medyo hindi ko naman yung picture. Pero, yan po yung itsura ng kapag may tama yung kidney natin. Grabe, nephritis. No? Siguro siya. Minsan may papaliwanag din sa atin yan ng mga nagsasalita dito sa atin. Yes, mga doktor no? Talaga na. Oo po. Ito lang naman pinapakita po kasi ni Ma'am Ces yung mga pwedeng mangyari or mga diseases kapag hindi nyo po iningatan ang kidney po ninyo. Diba? Hindi natin minahal. Yan, pag hindi mo minahal yung kidney. Sabi nga kanina, ano yung una? Polycystic. Diba? Tapos ito, may glomerulonephritis. Ano yung isa kanina? Chronic kidney disease. So those are the diseases lamang po. Na ano, hindi na po ganong ina-explain ni Ma'am Ces kasi ano lang naman to talagang technical na siya. Yeah, oo. Anyway, kung may sa mga susunod po natin mga talakayin, pwede nating himay-himayin po itong mga sakit po na ito. Yes. All right, so sige po. Okay. Naku, kidney stone, very common. Very common po talaga ito. Parang sinabing kidney stone ako. Ay, meron ako niyan, gano'n. Ah, ano yung stone mo? Diamond. Iba-ibang klaseng stone, di ba? Oo. Good diamond, pag-ibenta. Grabe, no? Kidney stones so, talaga. So, ayan, pakilakihan po yung picture. Ayan po yung ano. Actually, yung mga stones sa kidney, ano yan eh. May mga sizes yan eh. Uh-huh. At saka minsan madami eh, di ba? Maraming butil, ganyan. So, ayan, kidney stone, ayan yung itsura niya. Bumabara talaga yan sa ating daanan ng ihi. So, nabablock na yan yung ating ureter, tama ba yun? Yung daan ng ihi. Bladder. So, kapag meron kang ganyan, of course, maramdaman mo yan. Masakit yan eh. Ako, I never experienced, pero may kilala ako na karoon ng ganyan. Tapos, pinatanggal niya. Ayan. Mm. Actually, yung mga stone na yan, hindi lang sa kidney, di ba? Meron din sa gallbladder. Gallbladder, opo. Yeah. So, yung mga stone na yan, saan ba nakukuha yan? Oo. Sa mga, of course, sa diet din, sa lifestyle. Grabe. Diba? No? So, pag hindi mo pinalagaan yung kidney mo at nakaroon ka ng ganyan, malaki rin yung effect sa body. So, pwede kang magkaroon ng major operation dahil dyan. Of course, pwede rin maiwasan through healthy eating po. Yeah. Yung kidney stone na yan. Mm-hmm. So, sino ba sa inyo yung nakaroon na ng ganyan at nanggala na ng stone sa kidney? Marami. Well, very common 'yan sa sa Pinoy. Pero parang mayroon na sir na ngayon na parang nina-radiation na lang. Dinudurog na sa loob. Dinudurog na. Dinudurog pa. Hindi na hinihiwaan, mayroon ng ganoon eh. Yeah, totoo 'yan. Pero yes, yung kidney stone. Kasi pag alam ko pag dinurog na 'yun, doon mo na siya ilalabas eh sa mismong pag-ihi mo na din. Hindi ko lang sure kung bumabalik eh. Bumabalik ba 'yan, sir? Si ang pagkakalam ko pag inulit mo pa rin yung lifestyle mo kasi ibig sabihin meron ka ng problema eh or talaga nagbubuo ka ng ano eh. Mm-hmm. So kaya dapat talaga iingatan yung pagkain. May katanungan po dito, ma'am. Yes, pwede po natin basahin si ma'am Estella. Yan. Tanong ko lang po, ilang beses po dapat umihi ang isang tao sa isang araw? Thank you po. Yun. Actually, yan? Hindi ko masabi kasi depende lang kung gano'ng kakalakas uminom ng tubig. Frequent. Yung basa nga yung ating parang sign na hindi ka dehydrated is yung ihi mo clear, hindi dapat ma-dark yung kulay. So, it depends on the water intake kung how often dapat umihi or how often ka dapat nakakaihi sa isang araw. Yeah, yun po yung sagot ko doon. Hopefully na. Kasi minsan kasi natatakot yung iba pag ihi ng ihi kasi akala nila meron silang diabetes. Obserba nyo rin po kung sa ganun. Minsan kasi kalakip yan eh. Kasi sa diabetes, di ba, lagi kang nauuhaw. Lagi ka rin ihi ng ihi. Mm-hmm. So, talagang magko-correlate po yan. So, yes, depende rin sa health condition. Talaga, depende sa, It doesn't mean na ihi ka ng ihi, talaga meron ka ng problema sa kidney. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka hindi frequent yung ihi mo, may problem na rin. So, you have to check, of course, yung underlying condition, bakit ka ihi ng ihi or bakit ka hindi makaihi. Mm-hmm. Kailangan mong i-check ano yung cause, ano yung reason bakit. Yeah, alright. Okay. Yan. Ayan.
Ito yung mga foods na kailangan i-avoid kung meron na tayong kidney problem. Yung mga high oxalate foods. Ito siya. Medyo maliit pero babasahin ko, potatoes and yams, legumes. So, actually yung some of them healthy for us, pero pag meron ka ng kidney problem, medyo ito na yung kailangan iwasan. Okay. Yes. Kasi yung oxalate content ng food nakaka-damage ng kidney. Kapag sobrang dami ng intake mo. Okay. So some of the disease or some of people, healthy itong food na to, pero pag meron ka ng kidney problem, iwasan na. Oh, like spinach, yes, processed meats, pumpkin, chocolates and cacao. Soy, tofu. Chocolates, yes, and cocoa. Naku, maawal pala. Eggplant, grapefruit, chocolates. Beets, diba? Soy, beets, tapos ano pa, tofu. Alam mo, napaka-importante niya na madaming kumakain yan, pero meron na silang damage. Pag hindi mo alam na may kidney problem ka, kailangan mo siya iwasan. Pero enjoy mo naman yung iba. Coffee, low-fat dairy products, banana. So meron pa rin naman pwedeng i-enjoy. Ayan na lang yung i-focus mo kasi naka-liver problem ka. So kasalanan mo rin naman yan, di ba? Kasi nga, hindi mo inaaran. So yung kung meron dyan mga foods to avoid na favorite mo, i-give up mo na, ito na lang ipo-focus mo. Yeah, totoo yan. Yung mga yan. May coffee doon. Kung may coffee pa rin. At least may coffee. Enjoy mo pa rin yan. Kape pa rin. Kape is life pa rin. Water with lemon. Ayan. Broccoli. Lettuce, papaya, peppers, so meron pa rin siya, yung mga dark green leafy vegetable. Yan yung ipapokus mo. Ayan. Alright, sige po. Next Ay, naman. Wala na pala. Okay, so, i-add ko na rin po yung diet po na specific for renal disease is yung low protein na dapat. So, low protein diet is ano siya? Of course, ano ba yung mga high protein? Yeah. Iwasan mo siya, okay? Meat. So, i-focus mo yung fruits and vegetables, tapos more on carbs na lang para hindi ka rin magutom. Pero yung carbs mo dapat, yung good source, yung yung mga complex carbs. Yung kanina pong inano ko sa picture. So, kasi normally kasi kapag meron ka na mga kidney problem, most likely malaki yung percentage na meron ka pang ibang sakit eh. Like, yeah, totoo yan. Like sa overweight, puso. Sa puso, yan. Konektado high blood. Po yan. So, kumbaga, hindi lang po low protein diet yung kailangan mong gawin. Kailangan na rin yung reduce calories, low sugar, low sodium, lahat na ng low. Ibig sabihin, huwag ka nang kumain. Mag-dextrose ka na lang, kumbaga, paano ganun na mangyayari. Lahat po ng low, kailangan munang gawin. Well, kalakip talaga yan. Yes, totoo yan, kalakip. Hindi ka kasi pwede magkaroon ng ganun kidney failure unless na ikaw. Kasi tignan mo tignan niyo po mga live viewers po natin. Ang kaya nasisira yung kidney, it is because of the high sodium, tama? Mataas ang ano. Eh kapag madami ka rin high sodium, yung puso mo apektado na rin po, yung possible hindi pwedeng hypertension. Hindi pwedeng yung sodium na yun pumunta lang sa kidney eh. Yes. 'Di ba? Kaya yung sinasabi po natin talaga na alagaan yung pagkain hangga't maari, yung mga bagay na kaya mo nang iwasan mo na. Mm-hmm. 'Di ba? Yung mga ganung klaseng mga bagay. Kaya tulad ng tinatanong dito ni Sir Tony kanina, 'di ba? Yung sa coffee daw po ba ay black coffee lang ba daw 'yun? Kasi may mga 3-in-1. So, kaya so sugar naman yung kalaban doon. Kaya matindi po 'yan nga, kinakailangan niyo rin po talagang alagaan ang inyo pong sarili pagdating po diyan. Pagdating naman sa mga diet, 'di ba? Alam na natin sa mga previous topic ano-ano yung low fat. Ano-ano yung low sodium, ano-ano yung high fiber, di ba? So, kailangan nating i-manage na yung diet. At definitely kasi, kapag meron ka ng kidney disease, at risk ka na sa mga iba pang klaseng sakit. Huwag naman sana po na dumating tayo sa point na yun na ginagamot mo ngayon kidney mo, tapos meron pa palang isa pang condition na kailangan din gamutin, na kailangan isaba yung medication. So, kumbaga, triple kill, double kill, di ba? So, hanggat maaari, kung isang organ lang yung may sakit o yung may problem, don't let it happen na maging doble, maging triple, di ba? Hanggang sa dumating yung point na wala na.
Bibigay talaga yung katawan natin. Yeah, totoo yan. So, kinakailangan talaga, no? Kinakailangan po talaga natin ingatan yung mga kinakain po natin. Alright? And may katanungan po dito, ma'am, last time, no? Dun sa previous natin, hindi natin nasagot to. May tanong si Sir Tenorio. Tenorio po ba yun? Sabi niya po, ang araw-araw po ba daw na pag-inom ng ascorbic acid, eh nakakasama daw po ba yun? I think hindi naman, sir. Kasi, yeah. Ano ba yung, ano, vitamin C? Mm-hmm. Water-soluble na ko. So, nare-release mo siya through. So, hindi siya may i-stack sa body natin. Mm-hmm. Yeah, okay. Totoo po yan. Yun po, tatandaan po ninyo, yung mga, yung vitamin C po na yan ay water-soluble. Ibig yes, sabihin po yan, ay na-excrete po natin yan araw-araw. Nilalabas po natin yan. Ang more on nakaka-damage ng kidney talaga yung mga pain reliever, yan, yung mga painkillers. Oo. Yun yung mga, lalo kung long-term use, yun po yung mga ka-damage. Pero yung mga vitamin supplements, hindi naman. Kung kaya namang tiisin yung sakit, no? Kung tolerable naman, correct. Huwag nang mag-uminom ng pain relievers. Ang kadalasan kasi talaga sa atin yan, mga sa Pinoy, yun nga yung sakit ng ngipin. Oh. Pag nananakit na yung ngipin, ang laging nilang solusyon dyan, pain reliever. Pain reliever. Pain reliever lang yan. Tapos kapag nawala na yung pain, hindi ipapabunot, hindi ipapacheck. Hanggang sa lumala, hanggang sa next time na naman, pag sumakit na naman, pain reliever ulit. Naging diba? Dependent ka na sa gamot. Yun. Kaya nga po, just to remind you, each and everyone na nakikinig po ngayon, kapag may sumasakit sa ngipin, no? Hindi nyo po, ano yun, hindi ang solusyon doon ay yung pain reliever. Oo, kailangan nyo pong ipacheck, kailangan nyo pong ipalinis, or kailangan pong ipabunot yung sumasakit po ng ngipin na yan. No? Kasi akala kasi minsan ng mga nakararami, kapag gumaling na doon sa sakit ng ngipin na yon, eh okay na. Wala na, hindi na ako magpapacheck. Wala, hindi naman na sumakit ulit eh. Oo, ibig sabihin lamang po, no, na at ease lang po yung pain. Nawala lang po yung pain na nararamdaman nyo. Panandalian, pero pag ano, nakakain ulit kayo, nasundot ulit yung masakit ng ngipin na part na yon, again, mamamaga ulit siya. Iinom ka na naman ulit ng gamot or more or less, mag-antibiotic ka pa. Diba? Kaya yan po yung mga kadalasang nakakasira po ng ating kidney. Kaya nga magulat ka, hindi ka naman nagiinom or hindi ka naman ganito ang diet mo, maayos naman. Pero kung galing pala sa gamot. Galing pala sa gamot, diba? Magulat ka na lang, mayroon ka ng kidney or stage 1, ganyan. So, kasi nga, it is because na hindi mo naalagaan yung kidney mo na ganyan, hindi mo naalalayan yung pag-inom mo ng mga ganong klaseng gamot. Kaya nga magandang paalala po ito sa atin mga kapatid na dapat po natin i-monitor, no, hanggat maari yung mga pain reliever na yan. Eh kung yun nga, tama yung sinasabi ni Mang Baby kanina, hanggat maari yung ano lang muna, tawag nito, yung natural lang, hanggat hot compress, warm compress, huwag ka masyadong agad-agaran, no, na mag-depend dun sa mga pain relievers. Alright, so anyway, katuloy lang naman to ng discussion ni Ma'am Ces, kaya maraming salamat Ma'am Ces, at natapos po natin yung patungkol po dun sa sinasabi nating love your kidneys. Ano bang next organ natin? Yan, no? Marami pa. Suggest para at least ano na. Ano yung last time natin? Heart, di ba? Nag-heart ka ba? Heart, liver, tsaka kidney. Marami pa. Marami pa tayong pwedeng ma-ano dyan. Reproductive system. Pero nandito na yun eh. Ito na yun. Basahin ko lang almost to. Almost na ito. Sige po. Basahin ko lang to. Sabi ni Sir Marvin, may advice siya. Healthy diet and exercise talaga ang kailangan para hindi na mahantong sa mga malalang sakit. Yeah. Yun. Correct po. Oo, totoo yun. Kasi nga, yun lang. Minsan tayo ganun talaga eh. Lack of monitoring sa pagkain. Kung ano yung pinapasok mo sa body mo eh. Oo. Kaya ngayon yung sinasabi namin kanina, kung alam mo na ganun na yung ganung klase mo, ganun na yung way ng pagkain mo, eh magpa-check up ka na. Ang kadalasan kasi nangyari, ayaw magpa-check up kasi ayaw nila, malaman. Ayaw nilang malaman, ayaw nilang mapagbawalan ng mga kinakain nila. Oh. No? Yun kasi yan nangyayari niyan eh. Kapag nalaman na nila, uy, mataas ang krea mo, mataas ang BUN, mataas ang uric acid mo, bawal ka na sa mga ganito. Oh. Eh yun yung ayaw nila. Oh. Pero again, pag kinain nila yun, mananakit yung ganun, mananakit si ganito. Eh, hindi na-address eh. At least alam mo na may kadahilanan at alam mo na yung dapat mong iwasan. Yan ang kagandahan nun. I'm going to reiterate yung point ng buhay natin na may isa kang sakit tapos ginagamot mo, hindi mo alam
conflict pala sa isa pang sakit. So kasi yun na kasi yung point ng body natin na sobrang malala na yung katawan natin. Yeah, oo. Kasi merong iba, o nga, meron kang ginagamot sa blood, tapos conflict pala yung gamot sa kidney mo, conflict yung gamot sa uric acid mo. So, sobrang ano, sobrang wala na, sabog-sabog na yung ano natin, no, kapag conflict to each other yung gamot na iniinom mo para sa isang sakit lang. Yeah, diba? totoo yan. Kaya, ingatan po natin at yun nga sinasabi ko kanina, kapag alam nyo na ganyan, magpa-check up na, at para ma-diagnose, makita na agad kung ano yung mataas dyan sa inyo. At ito naman ang paalala natin, no, para po sa kanila. Kapag nalaman nyo ng mataas, iwas na. Iwas na. Oo, do something dun sa mataas na yon. Like for example, mataas na yung cholesterol mo. At sinabi na ni Doc na iwas ka na sa ano, iwas ka na sa mga karne or iwas ka na sa mga ano na yan, mga fatty foods or prito. Yes. Iwas na. Huwag mo nang ipaglaban pa na wala ka pa kasing nararamdaman. Good thing nga nakita mo na yung ano eh. 'Di ba? Nakita mo na agad na meron kang ano eh. Pag may gamot, okay lang may gamot naman. Yun. Hindi ko pare kasi may gamot naman. Oo. Yun yung nakakalungkot talaga sa atin no minsan pag nabigyan ka na ng resetang maintenance. Oh. No. Kakain pa rin ang bawal. Oo, nagiging dependent ka na doon eh. Ang maganda pong gawin natin gamot is pagkain. Oo. Well, actually, yan nga lang din yung pinag-uusapan namin last time, yung patungkol sa insulin. Diba? Like for example, kapag ikaw ay alam mo, nagtuturo ka na ng insulin. No? Nagtuturo ka na ng insulin. Alam, gusto mo na yung mga lagi mong kinakain. Na masyado ka na nagde-dependent dun sa insulin. Yes. Pero again, pwede natin yan makontrol pa rin yung ano, yung diet natin na yan, yung pag-intake mo ng pagkain na yon. Kaya, disiplina pa rin talaga, eh, no? Disiplina pa rin pagdating po sa pagkain. Kasi minsan talaga, pag nakikita mo ng katakam-takam yung pagkain, hindi mo maiwasan talaga. Si Ma'am Seska, nutritionist, hindi niya pa rin maiwasan yung mga ganong klaseng ano. Oo, diba? Si Ma'am Seska, diba? Pag nakikita niya na yung mga, alam, siyempre, inaral yan ni Ma'am Ses. Alam niya rin na alam niya yung mga content na yan. Pero again, hindi niya pa rin maiwasan yung mga ganun. Pero ang pinopoint out natin dito, disiplina pa rin. Didisiplinahin mo pa rin yung sarili mo na... Sa family natin, marami nang namatay, marami nang... Hindi pa tayo... Madala. Matuto. Alam mo na nga, alam mo na nga, yun ang kadahilanan ng high blood ni ganito. Alam mo na nga... Kasi, siyempre, yung mga kliyente ko talaga, wala naman nung kliyente yung normal lang pumunta sa akin na, Ma'am Sis, ano, bigyan mo ako ng diet, yung pang-healthy lang kasi healthy ako, walang ganun. Yung mga pumunta sa akin is, may gout, may, alam mo yun, yung talagang may sakit sa, ganun. Walang pumunta ang ano, Ma'am Sis, patabain mo, walang ganun eh. Ma'am Sis, bigyan mo ako ng diet na pampataas ng ano, walang ganun, kailangan ba? Oo, correct. Kumbaga, a lot of people na experience ko na kung ano yung condition nila sa liver, sa kidney, meron nga may cancer pa. So, alam ko ano yung dinanas nila, gastos, ganyan-ganyan, papasakit, pampagamot. Tapos meron pang iba, namatay din. So, yung ganun. So, lalo na yung burden ko na tumulong talaga na maging healthy yung ano, isang tao. Kaya wag mo talagang sasabihin yung rason na ano eh, na... Hindi, wala na eh. Nasa linyada na ng pamilya namin itong diabetes na to. Nasa linyada na ng pamilya namin ng high blood. May experience pa ako, sir, na ano na talagang sumuko na siya na hindi ko na kayang gumaling. Hayaan mo na lang ako na kainin ko na lang yung hanggang sa... Akalain mo, no? May mga ganun talaga, no? Parang kahit ako sumuko na rin, parang gano'n, diba? Wag naman sana dumating sa gano'n. Yan. Meron dito galing kay Ma'am Estela Slawan, ma'am. Ang Lipton tea daw po, ma'am, ay nakakalinis ng kidney. Thank you po ulit. Lipton tea. Lipton tea. Sabi yung ano brand. Kaya yan? Yung yung tea na lang yellow sana, label, ma'am. Yellow label. Ano ba yung Lipton brand ba yun, sir? Brand yun. Ano kaya yan? Yung nakapak o yung Lipton na kasi ano? Kasi alam ko lang na may cleansing effect, green tea. Green tea, yeah. Green tea talaga. Green tea, alam ko, healthy yun. Pero kasi yun nga, kasi yung tea na black yun eh, black.
Yung Lipton. Ang alam ko mayroong green tea na Lipton. Meron bang Lipton na green tea? Sorry. Hindi pa kami endorser dito mga kapatid. No? Hindi pa kami endorser. Ang alam ko Lipton yung... Wala pong ine-endorse tong programa na ito. Basta tsaan na lang. Oo, tsaan na lang. Tsaan. Ayan. Generally speaking. Meron dito, ano, gusto ko lang basahin. Ah, sige po, ma'am. Sige po. Ma'am, Aubrey. Sabi niya, thank you, Ma'am Cez, for sharing your knowledge po. Pinaka natandaan ko po, highly needed na alagaan ng kidney para ma-enjoy ang pagkain ng tsokolate. God bless you po. Tsokolate talaga, no? Oo, mukhang mahilig si Aubrey sa tsokolate. Manage, Dave, yung dami yung... Tsokolate na yan. Siyempre, wag naman yung buong calories mo puro tsokolate. Ganun. Yeah, totoo yan. Totoo yan. Moderation. Oh. Maganda yung sinuggest dito ni Sir Marvin. Nakita mo ba, ma'am? Hindi pa. Ito, ma'am. Sabi niya, suggestion topic po, ma'am, sabi niya, yung ano, sa skin. How to prevent skin diseases gaya ng mga hadhad, an-an, okay, body odor. Sige, i-research natin yan. Yan, oo. Ang ano ko dyan, si Marvin na mag- Ako, yan na, ayan na naman tayo. Kaya mo yan, Marvin. Hindi, totoo yan. Magandang topic to, ha. Very interesting topic ito. Kasi pwede tayo mag-ano sa nila dito, yung mga pwede nating mga natural na pangtanggal lang hadhad. Di ba? Minsan, maganda to. Oo, yung para paano mag-glow talaga yung skin mo, ano pwede nating ipahid-pahid dyan. Teka muna, ano ba yung hadhad na yan? Kasi ang alam ko, hab-hab. Yung pansit yun. Hab-hab? Pansit? Hadhad, ma'am, ano yung skin? Hadhad, skin disease. Oo, skin disease yun. Hadhad. Hadhad. Hindi. Ay, hindi ata hadhad yun. Hadhad yun, ma'am. Hadhad yun. Iba yung buni. Iba pa yun. Kasi buni, di ba yun nga yung commercial ng isang cream? Di ba? Hadhad. Ano yung... Buni. Alipunga. Ano yung... Ang bicol ba na... Ano, hindi, iba yun. Hab-hab talaga yun. Oh, pero yun. Ito, hadhad. Meron yan. Okay. Sige. Soon. Maganda yan. Maganda nga. Talakayin po natin dito yan, mga kapatid, no? Magtulong po yan. Actually, madami po yan. Prone po tayo sa ganyan. Alam nyo po kung bakit. Nasa tropical country po kasi tayo. Pawisin, ganyan. At medyo naglagi nagmo-moist yung ating pangangatawan. Tapos, hindi pa tayo gano'n nagpapalit ng mga damit. Yung paulit-ulit na damit. Yung iba. Mainit na nga. Tinakatakutan pa yung tubig. Diba? So, ganyan po talaga sa Pilipinas. Kaya maganda ma-educate na naman po tayo pagdating po dyan. Proper hygiene, di ba? Kasi minsan hindi nila alam kung bakit. Bakit kaya hindi mawala-wala yung hadhad ko? Ganun. Bakit natatawa sa hadhad? Eh, si ano na nga, si Marvin na magta-topic niyan. Possible request kasi lang. Sa pagkain eh, galing sa pagkain. Yan, pwede yun, pwede yun. Or minsan kasi susceptible kasi sa infection, dry masyado yung skin mo. Yung allergy. Yan. So, ganun kasi yan. Dry skin. Possible na pagkain din yung yan, oo. So, those are the things na pwede natin, lalong-lalo na doon sa mga palagian. Madalas ito nangyayari sa mga ano eh, mga jeepney drivers, sa mga tricycle drivers, yung mga riders. Kasi ano to, prone sila sa init, sa dumi sa labas, and then hindi na naalikabukan. Exposed sa alikabok. Kurikong. Ang daming alam ni Mak. Ano eh, ni Mak Goli ah. Ano kurikong? Anong kurikong? Skin disease din po ano daw ang kurikong? Skin disease. Skin disease ba yun, kurikong? Saglit lang, ma'am. Iba tayo. May nagtatanong. May nagtatanong pala. Sorry po. Galing kay Ma'am Nelia Villanueva. Paano daw, ma'am, yung may maintenance? May maintenance gamot, po ng? Gamot. Maintenance for what? Hindi niya binanggit, ma'am. Specific na. Baka sa blood pressure, high blood siya. Anong tanong, ma'am? Pero usually, pag ganyan paano po yung may mga maintenance na gamot? May mga maintenance. Kaya meron din tayong regular check-up. Malalaman natin doon kung may tumaas doon sa ano. At saka yung maintenance po, I think, sa experience ko, binibigay yan sa mga ayaw kumain ng healthy. Kasi meron mga... Kasi mayroong iba na ano, na ayaw naman maggamot, ayaw mag-maintenance. Dinadaan naman sa diet. Mm-hmm. Ewan ko lang ako bakit mayroong, at saka yung maintenance, as you go along with your medicines, tapos yung check-up with doctor, pwede siyang ma-reverse eh. Pwede siyang bumaba or pwedeng tanggalin. Basta ayusin mo yung pagkain mo. Okay, so yun yung base experience ko ng mga clients ko na nag-maintenance na.
Sabi kasi ni Sir Marvin po dito, sorry po, nagkamali po ako ng suggestion. Bahala na lang po si Ma'am Sis. Hindi, maganda nga yun. Thank you, Sir Marvin. No, at least, sa skin. Oo. Pero again, Ma'am Nelia, maraming salamat sa katanungan niyo po na yun. Yung maintenance po na yan kasi ano, yes, itry po natin na ano na baka naman po pwedeng hindi na mag-maintenance basta yeah. Maayos po yung pagkain. Yan ang kagandahan kasi niyan, like for example, may maintenance na po kayo, alagaan niyo na rin po talaga yung pagkain. Yun po yun, hindi rin yun nga siya sabi nila Ma'am Ses kanina na hindi porket may maintenance na, tuloy-tuloy na yung ano, yung hindi na maayos sa pagkain. Oo. Kaya nga maintenance eh kasi hindi na ma-maintain ng body mo. Possible lang yung maintenance na yan, bumaba yung dose or after 2 or 3 months, tapos lang. Kasi nga, gumanda yung kain mo eh. Yeah. So, pag-check mo, uy, normal na ako. Pwede mo lang alasin yung maintenance mo. Yeah. Hindi yan forever. Oo. Diba, as long as ma-control mo lang. Yes. Kumbaga, yung binigay na maintenance na yun, yung binigay na gamot sa'yo, pababain yan. O, pag, ano na, pag months, kaya nga, pag na-maintain mo na yung ganun, then, tignan mo, itansyain mo yung diet mo. Oo, bawasan mo na. Sigurado naman yung doktor din yan eh. Uy, maganda na yung resulta mo ha. Bawasan na natin yung ano mo. Bawasan na natin sa ganitong gamot mo kasi okay na ano, ganito eh. Ano yung ginagawa mo? Oo. Di ba? Kasi the more, ito tatandaan nyo mga live viewers ha, the more na mataas si milligram, the more na nakaka-apekto kay kidney. Yan. Oo. Liver and kidney po yan. So, ano yan? Yan po ang inyong tatandaan. Kaya mas maganda, good news kapag binabaan na ni Doc yung ano, yung dosage. Kasi ibig sabihin, na-maintain mo na. Mm-hmm. Then, tignan mo pa kung ano pa pwede mo pang maibawas. Di ba? Mm-hmm. So, hanggang sa mawala na yung binibigay sa'yo na gamot na yon, di ba? So, again, maraming salamat, Ma'am Sesa. Napakagandang topic nyo na po na ito. Natalakay nyo yung kidney, natalakay nyo yung heart, natalakay nyo yung liver. So, those are great explanations at paano po natin aalagaan yung ating kidney sa pamamagitan po ng nutrisyon na dapat po natin i-intake sa ating pangatawan. Di ba? Kaya maraming salamat, Ma'am Ses. Maganda yung next na topic natin, mga patungkol sa skin diseases. No? Akalain nyo? Oo. So, bago po tayo magtapos, ay bibigyan ko lang ng huling pagkakataon. Mahabati si Ma'am Ses and also ang aking co-host for this day. Sa ating mga viewers, sa mga katanungan, sana po nasagot lahat ng mga questions at hopefully next week po ulit ay mag-meet po ulit tayo. Amen! Amen! So, sige po, Ma'am Julie. Maraming salamat, Ma'am Ses, at talagang napasaya mo kami. At siyempre yung interaction ng mga Opo, totoo po yan. Yun ang nakaka-enjoy. Yes, yes, at, totoo yan. Kita-kita na lang po tayo sa Tuesday. Yun lang po, maraming salamat. Alright, alright. Sige, Ma'am Baby. Maraming salamat, Sir Ma'am Ses at Sir Marvin. Sabi dito, wala daw pong bawian. Yan. So again, see you po next week at ingat po lagi tayong lahat at huwag po tayong maging kampante dyan sa alert level 1 na yan. Totoo yan. Okay? Always wear our mask. Thank you. Ingat po tayong lahat. Alright, alright. Maraming salamat po sa mga nag-antabay sa atin for the whole week ng ating programang impormasyong pangkalusugan. Diba? Ang dami nating natutunan. Madami tayong natulungan dito sa programang ito. Bibigay ka ng promo. Ayan! Ay, nako. Magbibigay ng promo. Bibigay tayo ng promo. Bago po tayo magtapos, ihanda nyo na ang inyong mga keyboard at keypads po dyan. Sagutin nyo lamang ang ating katanungan for this day. No? Magbigay lamang ng isang disease na pwedeng kahinatnan pag hindi nyo inalagaan ang kidney po ninyo. Isa lang. Oo, gusto mo, ilan ba, ma'am? Isa lang daw. Isa lang. Oo, pabilisan po yan. At habang naghihintay po tayo ng ano, para manalo po kayo ng 100 pesos po na load. O, di ba? Para sa area. Sa area po ito mapapasok. Ayun, no? Meron na. Ayan, sige. Sino po? Si Aubrey Barawig. Aba? Glomerulonephritis. Bumawi. Yeah. Si Ma'am Aubrey. Yung mahirap pa yung binigay niya. Yung mahaba-haba pa. Pwede naman si KD. Pero saka yung talaga ang binigay niya. Challenge. Naunahan si Tonyo. Hindi siya guilty. Nag-aaral siya at the same time numasagot. Well, anyway, so again, thank you so much. At nanalo po si Ma'am Aubrey ng 100 pesos na load. Mapupunta po yan sa inyong area, Southeast Family. Alright, so
Maraming maraming salamat po. At yes, ma'am, may sasabihin ka pa? Si Sir Tonyo po, mangalawa eh. Bawi ka na lang next week. Bigyan na rin yan, bigyan na. Oh, bigyan na rin daw. Thank you, ma'am. Ang tindi talaga. CKD, yes ma'am. Chronic kidney disease. Yan, no, buo yun. Matindi. Alright, so again, maraming salamat sa kasiyahan na binigay niyo po sa amin dito sa studio. At nawa kami rin po ay nagbigay ng kasiyahan dyan sa inyong tahanan. No? At mamaya-maya lang, subaybayan niyo on the Baptist Lunch. Invite more fathers na makikinig po ng ating mga talakayin ngayong araw po na ito at upang marami po silang makuha ang prinsipyo na nagmumula po sa salita po ng Diyos. Alright, kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch! Again, have a great day and have a blessed day to you all.